papunta sa bahay ni ano ni Angelica doon po sa batang namamalimos sa bayan po na sa sentro po ng Daet. Hahatidan po natin si Angelica ng pasorpresa ang isang sakong bigas para sa pamilya niya. Nakasakay po ako sa LRT. Ito po ang nagmamaliho ng LRT. Tawagan ko si Angelica. Magpapasundo kami doon sa may burger house. Kasi hindi namin alam kung saan talaga ang bahay. Nagre-ring. Hello, good afternoon. Papunta na kami, malapit na kami. Andito na kami sa may munisipyo ng Basol. Oo. Tapos maantay kami doon sa may burger, sa may Angel Burger, Angel's Burger. Maantay kami doon sa Angel Burger. Hello. Hello. Maantay kami doon sa burgeran, sa Angel Burger. Pakisundo kami sa ano? Sa Angel Burger kasi hindi namin alam yung bahay mo. Ah, sige, salamat. Bye-bye. Malapit na. May Angel Burger kita. Sa kaliwa kita nino. Ay, auto na. Yan, wait lang. Hello. Ha? Andun sa bahay? Ano kayo ni Angelica? Siya. Ano lang po, karalo. Kano? Kakawat lang. Ah, kakawat lang. O sige, nasakay na kayo. Dito yung isa. Dito ka na. Ano po? Tiya! Abot ka! Tiya, nandiyan na! Tiya, dito na! Oo, masok ka saan kayo? Huwag munang bababa. Masisikmuraan ko. Tiya na! Tiyaan yung bahay niya? Apo! Eto na, dito na po tayo sa bahay ni Angelica. Siyempre, Ninong, ako muna ang magkakamera. Ako muna, Ninong, ang magkakamera kasi walang aalasan ng bigas. Paminsan-minsan, nag-extra ka dapat. Ay, ang galang naman. Kaano-ano mo si Angelica, mahangkog? Kapatid po. Kapatid, yan. Dapat ganyan ang mga bata, ang mga magagalang, ha? Yan. Ito, pasurpresa ito kina Angelica sa family ni Angelica.
isang sakong bigas po ang inihatid po natin. Ikaw po ang? Papa, anak mama po namin. Oh. Mama? Pati anapis! Mamaya ka na maligo. Sige na po, pasok na po. Pasok na, Angelica. Ayan. Oh. Ito palang bahay ninyo, ni Angelica. Ano? Ito yung bahay ni Angelica. Siyempre, papasok kami. Ito yung bahay ni Angelica. Ayan. Iikutin ko lang muna, ha? Ayan. Ito. Ito yung bahay ni Angelica. Ayan. Okay. Ito. Mga manok. Kanina yung mga manok na yan? Sa stepfather po namin. Sa stepfather? Hindi ba nagbibisyo? Hindi po. Ito yung pinakabahay ni Angelica. Ayan. Ito. Ayan. Pwede pong pasilip ng loob, ate? Baka may aso. Wait lang. Wala pa yung aso. Bakit may butas dyan? Wala pa yung butas. Ito yung palibot ng bahay na Angelica. Ay, dapat malinis. Oh. Halika, pasukin natin. Akit bahayin natin ang bahay ni Angelica. Ah, ito yung bahay. Yan, may kama naman. Oh. Ito yung bahay ni Angelica. Ayan, ano ito? Ulam. Piniritong talong. Wala ito. Ayan. Ulam. Tapos may bigas. Ay, ano to? Adobo. Adobong manok? Wow! Ibinigay lang po yan. Oh, akala ko yung alagang manok, inadobo nyo na. Hindi ko, minsan po, inaadobo po lang. Ah, talaga? Yung mga native na manok? Ano? Po yung po nanghihina. Ah, yung mga nanghihina nila ng manok. Yung mga rayuhahin ng manok. Opo. Okay. Tapos yung mamamatay na. Opo, sa mamahala pa. Dito ka naglalaba. Wala dito ang aso natin, ha? Wala po. Di ba sa ito lahat? Diba? Saan kayo kumukha ng tubig? Ila. Saan kayo kumukha ng tubig? Ila na. Aw, sira ng washing machine mo. Saan kayo kumukha ng tubig? Wala ka atawa. Iway rami atawa. Ila na. Pagpapatawa. Wala ang patapawa ay mga bata. Tapos sa away-away, may inuwaayo, ipi-ayip, pera, utos pa bata. Wawal matabaw. Tatawag sa nipaan sa taktila. Di hindi ka nakakatinda ng kandila doon. Bakit? Kasi pinagbawalan sa mga tama. Pinagbawalan na? Tawa, papasap na tayo pa. Ma, tawag ka kandila. Kandila. Ulo ka, apaw. Nakakakunod. Nag-aapaw na daw pala ang kandila. Marang bitis po ipuj. Ang hirap. Ito yung pinagkakakitaan nila. Ito yung pinagkakakitaan nila para magawa ng kandila. Mahirap, ate. Ano? Ganito pala ang paggawa ng kandila. Apo. Ha? Sabi ninyo, pinagbawalan kayo magtinda. Saan ninyo idinideliver ang kandila? Hindi yan. Yung karaan pong Bernes, bawal. Pero... bawal. Ito yung pinakahanap buhay talaga ninyo. Ano? Saan ang papa nyo? Dito ka.
Nasaan ang papa niyo? Wala na, wala na ang papa. Mainit. Stepfather na lang po pang dalawa kasama. Eh! Stepfather? Asan yung stepfather niyo? Wala po. Kasi yan nanay. Nanay na po. Anong hanap buhay ni stepfather? Wala po. Wala. Sino naghahanap buhay? Kami pong tatlo. Ima. Si Mr. Mo, hindi naghahanap buhay. Ha? Hindi po. Ano lang ginagawa? Dati po may trabaho po doon, pero tapos na. Ah, tapos na? Ah, kontra-kontrata. Nagtatrabaho naman, pero ngayon tapos na ang kontrata. Anong trabaho? Dito ka. Kayo ang i-interview ko. Anong trabaho dati ni stepfather? Nagpipintura po. Ah, nagpipintura. Ibig sabihin, kapag ka walang magpipintura, mga kaibigan, magpapapintura, wala din namang mga, wala din namang kita. So, kaya ito, ang talagang pinagkukunan po nila ng kita, ang paggagawa po ng kandila. No? Nasabi mo sa akin kahapon, kasi kahapon hinanap kita doon sa mga sa pinagpupwestuhan mo, wala ka. Oo, doon sa dalawang pinagpupwestuhan. At natagpuan ko po ito, si Angelica, nakita ko po siya doon sa kay Kuya Vendor na may pwesto sa harapan ng ukay-ukayan. Isa lang sa iyo. Para nakita ko po siya, nagpapaturo po siya ng pagbasa at pagsulat doon sa Kuya Vendor na yun, doon sa nagtitinda. No. Bakit nagpapaturo ka sa kanya? Gusto mong matuto talaga? Harap dito. Ano, nasurpresa ka ba dyan sa bigay kong bigas? Anong masasabi mo? Thank you. Actually, hindi yan galing sa akin. Ano, meron lang nakapanood sa YouTube, dun sa interview ko sa iyo. Kaya nagpadala sila ng siya ng bigas. No, anong masasabi mo dun sa ano? Anong masasabi mo dun sa nagpadala ng bigas? Ha? Nahiya ka? Ikaw dito ka? Ikaw na lang ang interviewin ko, ha? Halika na. Madaldal pa. Oo. Anong masasabi mo? Anong pangalan mo? Jemeline. Yan. Ito po si Jemeline, kapatid ni Angelica. Na-surprise ka din doon sa dala kong isang sakong bigas. Anong masasabi mo doon sa nagbigay ng isang sakong bigas? Tutok doon. Yung katumingin sa kanya. Anong masasabi mo? Nag-aaral ka din. Anong grade mo na? Grade 5. Si Angelica, anong grade? Grade 1 po si Angelica. Inulit yung sa simula yung kanyang pag-aaral, no? Imbis na anong grade niya dapat? Hindi ko, grade 8 na dapat po. Imbis na grade 8 na, siya ay ngayon ay grade 1 pa lang. Kasi nga po may diferensya sa paningin si Angelica. Ilan anak mo ate? Lima. Lima? Tatlo. Tatlo po si mamata. Tatlo pa ang mamata. Masakit ka pang nagsasalita? Masakit? Opo. Konti lang. Ito po ang ina nila. May diferensya po sa pagsasalita, kaya hindi po masyadong maayos, hindi po masyadong naiintindihan. Meron pong tutulong sa inyo. Nagpauna na po nung bigas. Isang sakong bigas. Nasurpresa ka. Hindi mo akalain na may magbibigay ng isang sakong bigas. Oo.
Kaninang umaga pagtawag ko sa iyo. Meron ka sinasabi sa akin. Ano 'yun? Sige na, huwag ka nang mahiya. Ang gusto kasi nung tumutulong, ikaw mismo ang magsalita. Sa radyo. Sa ano? Anong sabi sa akin kanina? Sige na. Gusto daw po niya na magpagawa po ng kahit maliit na tindahan para daw po hindi maghirap ang kanyang ina at ang kanyang pong mga kapatid. No, ang ganda ng nasa isip ni Angelica. Ayan. Para siyempre, kung sakaling may tindahan na kayo, hindi ka na mamamalimos. Ano? Hindi na mamamalimos. Mahal mo naman ito. Ha? Mahal mo siya. Ala ko to. Mahal ang daw. Mahal-mahal daw. Mahal-mahal daw niya kasi nanong mo mahal-mahal. Sino pa yung, ano yung panganay? Nga kay Lola mo, anong ginagawa kay Lola mo? Nag-aaral. Doon na siya nag-lapis. Tapos ang nag-aaral. Ah, si Lola. Hanggang may babae pa. Ngayon, Angelica, gusto mo bang patingnan natin sa doktor yung ano mo, yung mata mo? Siya, gusto mo? Bukas. Saan kita pwedeng matagpuan bukas? Hindi ka pupunta ng dahi. Bukas. O sige, susunduin ka namin bukas, ha? Susunduin ka namin bukas para pa-check upan yung mata mo, ha? May atatan. Sabi ko po kayo sa kanya mga kaibigan kahapon, nung makita ko siya na nagpapaturo po ng pagsulat at ng pagbasa, ang sabi ko po sa kanya, bibisitahin ko yung kanyang nana, yung kanyang bahay, kasi gusto ko nga pong marating. Ang sabi po niya, marami daw po siyang gawa. Ibig sabihin, parang hindi niya ako ma-entertain dito kapag pumunta ko. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin niya ngayong araw na to. At ang sabi po niya, magmamassage daw po siya. Tinanong ko ulit siya kung magkano ang ibinabayad sa kanya ng pagmamassage. 100 pesos. Saan mo natuto? Saan ka natuto magmassage? Naisip ka lang. Naisip mo lang na magmasahe ka. Pero may minasahe ka na dati pa. Pero hindi ka nag-aral ng pagmamasahe. Ikaw lang mismo. Siya lang po mismo, parang kumbaga sa ano ay diskarte niya. Para kahit kung paano, malibang po yung sa kinikita niya sa pamalimos, kailangan pa po siyang extra income dahil nga po mga kaibigan sa sitwasyon ng kanilang buhay. Nakita naman po natin ano, kung gaano kahirap ang buhay ni Angelica, ni ate. Anong pangalan ni mama mo? Ronaline San Juan. Ayan. Oo. Bukas, sabi ko nga kanina, susunduin ka namin, ha? Para pa-check upan, ha? Gustong-gusto mong maayos talaga yung mata mo. Pero ngayon, hindi naman ba malabo ang pagtingin mo? Malinaw na masyado. Ibig sabihin mo, malinaw naman yung paningin niya. Ang problema nga lang, yung pinakamata talaga niya. Pero yung paningin niya... Ay, ganyan na. Nakita ng ano yung bike mo ngayon? Nasa bahay. Ito po yung ano, binili niya yung mismo, ano, yung bike niya. Ayan. Ngayon, bukas, anong oras ka namin pwedeng sunduin?
Mga tanghali. 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 Sarado siguro ang ano. Sarado siguro ang ano. Ang clinic. Basta katawag na lang ako sa'yo, ha? Tutal naman, may cellphone ka. Bakit may cellphone ka? Ah, kay mama mo. Akala ko nagpapaload ka. Hindi ko pinapaload. Ah, pinapaload mo sa mama mo. Ngayon, anong grade mo na sa pasukan? Grade 5 ka na. Di ilang taon ka na? 24. Hindi po. 20. Ano? 28 daw. Hindi po. Ano? Ah, grade 12. 12 years old siya. 12 years old. Tapos, nakapag-enroll na kayo. Ito, nakapag-enroll na din. Yung isa, nakapag-enroll na din. Hindi pa. Hindi po yung nagmumalitong lalaki dito. Oh, bakit hindi nag-eskwela? Kasi nang-away po ng kaklase. Nang-away ng kaklase? Hindi po, siging away po. Ah, in-away siya ng kaklase. Ay, ayaw na pumasok, tapos pinatamad po. Ah, okay. Oh, hayaan na natin siya, pero dapat nag-aaral siya. No? Okay, ayan. Basta bukas, tatawag ako sa iyo, pipick upin ka namin dito para pa-check upan yung mata mo. Dati, sinong doktor niyo? Doctor. Hindi. Doktor Ferrer o Dok... Sa, sa may saang clinic kayo? Sa may baga po yung ano ng pasalamin ako. Saan baga po nagpapasalamin? Sa may elevated plaza, sa harap? Sa may elevated plaza. Ah, sige. Hahanapin na lang natin or pipili na lang tayo ng doktor na mahusay po tayo. Sa bakay, Doktor Ferrer, baka kilala ko, makadiscount pa tayo ng ng check-up. Matanong-tanong na lang. Hanapin na lang natin si Doktor Ferrer kung yun talaga ang doktor na nagtingin sa iyo. Ha? Pagpatingin na po ako yung last date niya po. Ah, hindi ka binabayaran. Ah, okay. Mabait naman si Doktor Ferrer pala. Okay, mga kaibigan, ayan, isa na naman pong pamilya, ano, ang ating pong natulungan at ating pong sinorpresa para po dalhan po ng isang sakong bigas, pamilya po ni Angelica, no? At syempre po, mga kaibigan, ako pong muli si M.M. Mercialis, huwag po ninyong kakalimutan na isubscribe po ulit ang aking pong YouTube channel ay Alindog Comic. Alindog Comic, mga kaibigan, syempre pa maraming salamat po dun po sa nag-sponsor para po sa pasorpresang ito at sa lahat po ng mga walang sawang tumutulong po at sumusuporta sa akin pong ginagawang pagtulong sa ilang mga kababayan po natin na naghihirap po sa buhay. Maraming salamat. Million na pasasalamat po, ano, at walang katapusan ang nais ko pong ipaabot po sa inyo dahil po sa inyong kabutihan, ginigto ang puso. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless.